bawat isa sa banal na presensya ng ating Panginoon. Palakpakan nga po muna natin ang ating Panginoon. Amen. Alam niyo po, nung last February 25, kami po ay, o yung iba sa mga kasama ko rito ay nagsasama-sama sa circle para sa isang fellowship. Amen. At isa-isa pong tinawag ng lingkod ng Diyos, ang bawat isang may mga revelation. Nakikinig na po ba tayo? Amen. Sige po, huwag po natin sayangin ang sasabihin ng Panginoon sa araw na ito. Isa-isa pong tinawag ng lingkod ng Diyos ang mga kapatid na may revelation patungkol sa iglesia. Amen. At isa po doon ang tumawag ng pansin ko. Kasi sabi ni Ate Christy, DG, Pastora, saan ba yung ano? Saan ba yung mayonista na noon ang hulog nila ng kanilang mga lambat ay wala silang nakuha? Sabi ko, Ate, nasa dyan yun. Sabi ko gano'n. Eh, siya na pala yung susunod na tatayo at magsasalita. So ngayon, ako yung naghanap para sa kanya doon sa Bible niya. At habang ina-exert niya yung kanyang quiet time, nag-reveal sa akin ng Lord sa pamamagitan ng kanyang doon sa nabasa niyang verses. Ito po ang kwento ng John 21, verse 1 to 14. Ikwento ko na lamang po sa inyo ng maigti. Noon pong isang gabi ay lumabas itong si Simon Peter, Thomas, Nathaniel at dalawang disipulo para mangisda. Amen? Para mangisda. Ngunit umabot ng umaga ay wala silang nakuha. At malapit sa pampang ay nakita nila ang isang lalaking nakatayo. At tinanong, mayroon ba kayong isda? Mayroon ba kayong napangisda? Ang sabi nila ay, wala. Wala. Tapos sinabi ng lalaking iyon, ihulog nyo ang inyong mga lambat sa dakong kanan ng inyong bangka. Amen. Inihulog nila ang kanilang lambat sa dakong kanan ng kanilang bangka. At ang nangyari po ay, napuno ito ng mga isda na hindi nila halos mahila sa bigat ng kanilang nahuli. Amen! Nabasa na po ba natin ito? Alam ko marami na sa atin ay nakabasa nito. At kinailangan pa na ang ibang lalaking nasa pampang ay tumakbo papunta sa kanila para tulungan silang hilahin ang lambat. Pero sa bigat ng lambat, hindi daw ito nasira man lang. At doon nila na-realize na si Jesus ang nagsalita. Si Jesus ang nagutos na ihulog nila ang kanilang lambat sa dakong kanan. At pagbaba nila ng kanilang bangka, nakita nila ang nagbabagang bato o coal na doon ay nasa ibabaw noon ay isda na iniyaw, iniihaw. At may ilang tinapay. At ang nag-prepare po noon ay yung nagsabi na ihulog ninyo ang inyong lambat sa dakong kanan. So it means si Jesus din ang nag-prepare, naghanda ng kanilang kakainin. Amen. Alam niyo po ang sabi ng Lord nung ina-exert ko ni Ate Christy DG, ang sabi niya doon, kung tayo lang ay susunod sa salita ng Diyos, kung paano niyang ini-instruct sa atin, saan natin ilalagay ang ating mga ikapot hando. Diba? Iuhulog natin ang ating ikapot hando, ang ating mga first fruits, ang lahat ng offerings na hinihingi ng Lord sa atin. Ilalagay natin ito sa KOJF. Meron kasing instruction at specific ang instruction ng Lord. Ang sabi niya doon sa kanila, ihulog nyo sa dakong kanan ng inyong bangka. Amen po. At pansamantala, ang lambat na iyon ay walang laman. Ngunit nung kanilang hinila na, punong-puno na ng laman. Ganon din po sa ating pagbibigay. Dumarating yung point na ibinibigay natin yung lahat-lahat. At pansamantala ay wala tayo. Pero pag hinila na natin yung time na
dapat na nating hilahin ang lahat ng pagpapala ng Panginoon. Nag-uumapaw na ito. Amen? Yun ang binubulong sa akin ng Lord nung time na yun, na ang sabi ng Lord, kung ang lahat lamang ng tao nagbibigay ay nagbibigay ayon sa sinasabi ko, sabi ng Lord, ang lahat ay payayamanin. Amen? Kasi pa pwede po, noong sila ay sinabihan ng lalaking ito na ihulog nyo sa kanan ang inyong lambat, maaaring magtanong sila eh, bakit ba nagkukutos ito ng ganito? Eh, kitang umaga na. At sila daw po ay halos 100 yards na lang palayo sa pampang. Nang ibig sabihin, hindi na kalaliman yung kanilang lugar. Na ibig sabihin ko ay hindi na rin ganoon ang possibility na may makuha pa silang isda. Amen! Maaaring magtanong sila ng ganoon at hindi sila maniwala na may makukuha sila. At ganoon din po sa atin. Kung pwedeng tanongin natin ng Lord, Lord, pag binigay ko ba ito, ibabalik ko ba talaga ng sobra-sobra? Amen! Pwede tayong magtanong ng ganun. Pero sila, hindi sila nagtanong at hindi sila nagduda. At nung nakita nga nila na ganun karami ang kanilang nakuha, nahuli, sabi nila, si Jesus yun. Yun ang Panginoon. Amen? Ganun din po sa ating mga buhay. Ang Lord gumagawa, minsan hindi natin alam na siya pala yun. Amen po. Pero ang sabi ng Lord sa atin, magbigay tayo ayon dun sa sinasabi ng Panginoon. Ini-instruct tayo ng Panginoon. Dito po mababasa natin na ang Lord ay nagbibigay ng specific na instruction. Ganon din po sa atin. Binibigyan po tayo ng Lord ng specific na instructions. Bakit po? Yan. Kasi gusto ng Lord na itest yung ating obedience. And He is always ready to bless and promote us if we are also willing to obey Him. Kapag sinabi mo, sinabi ng Lord sa'yo na ito ang ibigay mo, ito ang ibigay mo. Amen po? Ito ang dapat mong ibigay. Kasi itong hinihingi ko sa'yo. Yan. Naalala niyo po ba noong, ako po kasi hindi ko nakakalimutan yun eh, noong ibinaba ng Panginoon sa pamamagitan ng lingkod niya ang prophecy na, ang sabi niya sa akin ay, hingin ko ang lahat ng malalaki sa Panginoon. Alam niyo po, from that moment, hiningi ko sa Lord ang maraming bagay. At alam ko sa sarili ko na kapag humihingi ako sa Lord, laging may covenant. Laging meron ako pangako sa Panginoon. Ang isang bagay na hiningi ko sa Lord, na tinugon niya na, alam niyo po, ang bilis lang eh. Ang sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto ko magkaroon ng isang high-end na gadget. Hindi para sa to show it off. Para hindi ipagyabang. Kundi gusto ko ng isang mas mabilis na access at mas mabilis na paraan kung paano ko makikita ang maraming bagay para sa improvement ng praise and worship. Alam niyo po, ang bilis tinugunan ng Lord yun. Hindi ko lang mababanggitin kung anong klaseng gadget. Pero natutuwa ka sa Panginoon kasi tinugun niya kaagad. At napatunayan ko na yung binaba na prophecy ng lingkod ng Diyos ay tunay at tama. At alam niyo po, may isa pa ako ulit hiningi sa Panginoon. Ang sabi ko sa Lord, Lord, gusto ko po, ito specific ulit ako, gusto ko po ng isang malaking bahay na may tatlo o higit pang kwarto. Para ano naman yan, Ate Chi? Kasi po,
Gusto ko kung sumama sa akin ang mga kapatid ko na handa ng magbigay ng buhay sa Panginoon. At doon ko sila patitirahin. Parang napakataas ako ng pangarap mo. Diba? Pero alam niyo po, praise God, isang araw sa linggong ito, napanaginipan ko ang isang malaking bahay. Ito pa ang specific na hingi ko sa Lord. Isang bahay, isang malaking bahay na napapaligiran ng maraming halamang namumunga ng mga prutas at gulay. Ipinakita ito ng Lord sa akin sa isang panaginip. Napakaraming mga bunga na makakain. Pero natungkot ako kasi mag-isa lang ako nung time na yon sa panaginip ko. At kahapon lang, napanaginipan ko siya ulit. Nakunikwento ko daw siya sa mga kapatid natin, sila at Christy. At lalo si Pastor Michael. Sabi niya sa akin, ganito pa sa orang ibig sabihin ng panaginip mo. Andiyan na ang maraming blessings. Kukunin mo na lang. Aalihin ito, tatanggalin mo sa mga puno. Kaya lang wala kang kasama na mamumuha nun. Ang ilan ay nagbubulok na at ang ilan ay masisira na kasi nag-iisa ka lang na humahakot ng mga pagpapala. So nalungkot na naman ako. Sabi ko, Lord, bakit kung gano'n mag-isa lang ako? Alam mo ang sabi ng Lord sa akin, gusto ko lahat kayo ay humakot. At kanina, gusto kong i-review ito. Pero ang sabi ng Lord, yung binitawan kong prophecy kanina, ang sabi ng Panginoon sa akin, hindi lang ikaw ang dapat makarinig niya. Dapat malaman din ang lahat. Na oras na, time na, para habutin ang lahat ng pagpapala. Amen? Magkaroon lamang po tayo ng covenant sa Lord. Makipagtipan lang po tayo. Hingin mo ang isang bagay sa Panginoon at ipangako mo sa Kanya ang isang bagay na gagawin mo para sa Kanya. At ang Lord ay hindi madamot. Hindi siya madamot. He will bless us generously. Hindi niya pipigilan ang pagpapala para sa atin. Amen? Amen po? Amen. Hindi na ito ang panahon ng kahirapan. Hindi na ito ang panahon na tayo ay namumutang. Dahil matagal na panahon na itinakda ng Panginoon na tayong lahat ay payamanin. Amen? So kung hihingi ka sa Lord, hingin mo na yung malaki. Why settle for less? Amen? Kung kaya naman gawin ng Lord ang the best. Amen po? Give your best and ask from God what is best. Yan ang nais ng Lord sa atin. Sumunod lamang tayo at tayong lahat ay makapagtipan sa Panginoon, mangako sa Lord, na kapag dumating ang lahat ng blessings na ito, ito naman ang gagawin natin sa Panginoon. Amen? Ang sabi po ng Jeremiah 33:9, then this city will bring me renown, joy, praise, and honor before all nations on earth, that hear of all the good things I do for it, and they will be in awe and will tremble at the abundant prosperity and peace I provide for it. Amen? Gagawin na ito ng Lord. Gaganapin ito ng Panginoon sa ating mga buhay dahil gusto niya maparangalan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga ginagawa niya sa ating buhay. Amen? At isa pang word na sinabi ng Lord sa akin kanina, masarap mangarap at libre lang ang mangarap. Pero mas masarap mangarap dahil alam mo na si Lord ang tumutupad sa iyong mga pangarap. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Yan ang Lord sa buhay ng mga taga-KOJM.
nakakasaksi at nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon. At alam kong isa rin kayo sa makakasaksi at makakaranas ng pagpapala at mas matinding pagpapala ng ating Panginoon sa mga panahon ito. Thankful ako kasi nandito ako. Noon magtatanong ako sa Panginoon, bakit pa ako nandito? May purpose pala ang Lord. At ang purpose ng Lord ay pagpalain tayo lahat, kaya tayo nananatili dito. Kailangan lamang balikan natin ang John 21, 1 hanggang 14. Makinig tayo sa instruction ng ating Panginoon. Kung ano ang pinabibigay, ibigay po natin. Kung ano ang ipinapagawa, gawin po natin. Ngayon na, dahil sila hindi nila pinatagal ang kanilang pagsunod. Tayo din po, hindi natin patatagalin ang ating pagsunod. Dahil ang mga pagpapala ay naghihintay na sa ating lahat. Hindi na natin hinihintay ito. Amen? Ito na lang, ang pagpapala na mismo ang naghihintay sa atin kung kailan natin siya hahabutin. Kung kailan natin siya hahabutin. Amen po! Kaya ilalagay po natin, ilalaglag natin ang ating mga lambat sa ating mga offering bucket. Ibig sabihin ang ating mga lambat, ito yung ating puhunan sa mas matindi pang pagpapala ng Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, ilagay po natin yung ating mga tithes and offerings sa ating mga offering bucket. Amen. Sige po, panalangin po natin ito. Dakilang Diyos, salamat po sa aking mga kapatid na patuloy, Panginoon, ang kanilang pagsunod, Panginoon. Patuloy na ibinibigay nila ang nais mong ipabigay, Panginoon. At dakilang Diyos, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay sa po ng kanilang mga sambahayan, sa po ng kanilang mga negosyo at mga hanap buhay, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo sila at ipromote, Panginoon. Sa lahat ng area, Panginoon, ang kanilang mga buhay, hayaan mo sila ay magtagumpay. At patuloy lamang, O Diyos, na ang lahat ng kanilang mga gagawin ng kanilang mga kamay ay pawang makatagumpayan lamang. Dakilang Diyos, muli po, Panginoon, na ingatan mo po ang mga salapi, i-multiply mo po ito, Panginoon, at magamit sa ikalalaganan ko, Panginoon, at ikalulbulhati pa ng iyong pangalan sa maraming lugar, sa maraming tao, Panginoon, at muli hakutin ang mas marami pang pagpapala, Lord God, mula sa maraming bansa na iyan, Panginoon. At salamat po, Diyos, ng marami sapagkat ito ang panahon ng aming patuloy at mas matindi pang pagpapala at promotion. Salamat po, Diyos, ng marami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.